Good morning po sa inyo. Sabi po dito sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Noong ang tao ay nagkasala, ang lahat ay inaanyayahan ng Diyos na magbalik loob sa Panginoon. Inaanyayahan ng ating Panginoong Jesucristo na ang lahat ng tao ay magbalik loob sa ating Diyos upang ang lahat ng tao ay muling makabalik sa ating Panginoong Jesucristo at hindi mapahamak sa impyerno. Sinabi ng Roma chapter 3 verse 23, ang lahat ay nagkasala at walang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Ang lahat po ay nagkasala, kaya ang lahat ay inaanyayahan po na humingi ng patawad sa ating Panginoon at lumapit sa Diyos at humingi ng kapatawaran sa ating Panginoong Jesucristo upang ang tao ay maligtas. Apat na pi ang daan papunta sa langit. Una, yung paghingi ng tawad, pagsisisi. Pangalawa, pagtalikod sa kasalanan. Pangatlo, pagtanggap kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Pangapat, ito po yung pag-asa natin na kapag tinanggap natin ng ating Panginoong Jesucristo, pagsulat ng ating pangalan sa aklat ng buhay. Itong mga katagang ito, itong apat na pi ang daan papunta sa langit. Kaya inaanyayahan ko po kayong lahat na magsisi kayo at sumampalataya sa ating Panginoon. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, wala na pong iba. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Kaya sa umagang ito, hinahamon ko po kayong lahat na magsisi at tumalikod sa inyong mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos at tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong mga puso upang kayo ay maligtas. Ito ay panawagan sa atin ng Panginoong Jesucristo na kailangan nating magbalik loob sa Diyos. Mga kaibigan ko, ayun na po, magbalik loob tayo sa Panginoon para hindi po tayo mapahamak sa naglalagablab na apoy. Ang paraan ay apat na pi, ang daan papunta sa langit. Salamat po sa inyo, purihin ang Panginoon.